Marso ng kasalukuyang taon nang magsimulang isara ang mga paaralan dahil sa COVID-19 pandemic. Ang ibang mga paaralan ay nagdesisyong tapusin na ang klase. Ang iba naman, ang mga estudyante ay pinagpatuloy ang nalalabing araw ng school year 2019 to 2020 sa pamamagitan ng pagsasagawa ng online classes. Sa pagpapatuloy ng quarantine sa Pilipinas, ang mga estudyante ay isa sa mga bawal pa rin palabasin ng bahay upang maiwasan ang hawaan ng nakamamatay na virus. Ngunit, ika nga, tuloy ang buhay para sa mga estudyante ngayong panahon ng pandemya. Problema ngayon ng mga mag-aaral kung paano maitatawid ang pag-aaral ngayong taon dahil sa pandemya. Saan kukuha ng gadget? Paano kung walang internet? Paano kung walang signal? Paano makukuha ang module mula sa paaralan pabalik sa kani-kanilang mga tahanan? Ilan lamang ito sa mga katanungang bumabagabag sa isip ng mga estudyante. Sa Gubat, Sorsogon ay aking nakilala ang ilang magpipinsan na sa gitna ng kahirapan sa buhay ay gumawa ng paraan upang makasabay sa pag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Ako po si Jefferson Epistelier, 18 taong gulang at nakatira sa Bagong Silang, Rizal, Gubat, Sorsogon. Sa bahay na ito ay nakatira si Jefferson, ang kanyang 4 na kapatid at magulang. Normal ang pamumuhay bago ang pandemya, bagaman mahirap, sanay na. Nung bago po mag-pandemic, siyempre parang malaya pa, tapos nakakapag-commercial pa, tapos may mga trabaho pa yung mga magulang ko. Pero since ngayon, hindi na sila nakapagtrabaho. Katulad ng nakararami, kabilang ang magulang ni Jefferson sa mga nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Isang karpentero ang tatay ni Jefferson, housewife naman ang nanay niya. Dahil sa sitwasyon, malabong makabili pa ng gadget si Jefferson para sa kanyang pag-aaral. Actually, I'm not well prepared sa ngayon sa online classes kasi po wala po akong cellphone, tapos nakikigamit lang po ako sa ate ko. So yun po ang ginagamit po para mag-online class, pero minsan ginagamit niya din kaya minsan wala. Napakahirap talaga po mag-adjust dun sa kinasanayan mo, pumapasok ka sa paaralan na ngayon kailangan talaga college tapos online classes pa. So ang hirap po talaga mag-adjust, lalo na kapag wala kang sapat na pera para magkaroon ng gadgets, tapos wala pang masyadong signal. First year college na si Jefferson, pangarap niya ang maging isang guro. Bachelor of Elementary Education po. Professional teacher, tapos maging educator din. Kasi I want to teach every individual, tapos passion ko na din po yung pagtuturo since high school. Ang paghanga ni Jefferson sa kanyang mga guro ang siyang naging inspirasyon sa pangarap na maging isang teacher. Nung na-meet ko po yung mga teachers ko, doon po ako na-inspired sa kanila. Kita ko po yung hard work nila, yung dedication nila kung paano sila magturo. So, doon po ako nakahanap or nakita ko po ang inspirasyon na yun para magturo rin po sa mga kabataan. Pursigido si Jefferson na makapagtapos ng pag-aaral. Nahihirapan po, pero higit sa lahat, hindi ko po naisip na itigil po ang pag-aaral kasi yun po talaga ang gusto ko, makapagtapos tapos matulungan po ang pamilya ko. Ang pangarap po sa kanila ay mabigyan lang po talaga sila ng magandang buhay kasi ngayon ang hirap-hirap po.
hindi naman mapigilan na maluha ni Lovely dahil sa kalagayan ng buhay, hindi lamang ng sarili, kundi maging ang estado ng iba ngayong tayo ay dumaranas ng pandemya. Kasi po naranasan ko rin po yung naranasan nila. Nahihirapan po, pero higit sa lahat, hindi ko po naisip na itigil po ang pag-aaral kasi yun po talaga ang gusto ko makapagtapos, tapos matulungan po ang pamilya ko. Ang pangarap po sa kanila ay mabigyan lang po talaga sila ng magandang buhay kasi ngayon ang hirap-hirap po. Ako po si Lovely Mendoza, 16 na taong gulang. Nakatira po ako sa Bagong Silang, Rizal, Gupat, Sortogon. Nag-aaral po ako sa Rizal National High School, grade 11 po ngayong taon. Tapos, strand ko po is General Academic Strand. Tulad ng pinsang si Jefferson, namimiss rin niya ang buhay bago pa man nagkaroon ng pandemya. Dati po nakakapasok po ako sa pag-aaral, tsaka wala pong limitasyon. Ngayon po kasi puro na limitasyon, bawal lumabas ng walang face mask, bawal lumabas ng walang face shield, tsaka nawalan po ng trabaho po yung lahat ngayon po. Dati, nakakapagtrabaho po yung ate ko, tsaka yung mga magulang ko. Hirap rin sa ngayon ang kanilang kalagayan dahil sabay-sabay na wala ng trabaho ang kanyang ama at ang ate. Papa po, ang trabaho niya po, dati, nag-carpentero po siya na gumagawa po sa mga bahay. Tapos, ngayon po, sideline na lang po siya kung sino po yung mag-order ng hollow block. So, si mama, wala pong trabaho dahil bawal din po siya magtrabaho dahil nahihika siya. Tapos, si ate, dati, yung trabaho niya sa call center po, matigil po kasi po dahil dito sa pandemic. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, ayaw nang dumagdag pa sa mga pasanin sa araw-araw, kaya hindi na lamang nagpumilit si Lovely na makabili pa ng laptop para sa pag-aaral. Gumawa na lamang ng paraan upang matulungan ang sarili. Nagre-review po ako, tapos yung mga libro ko na mga English, binabasa ko po yun dahil pinag-aaralan ko pa talaga dahil alam ko po, mahihirapan po ako dito kasi po yung grade 11 puro na English yung yung subject, kaya nag-aaral po ako, nagbabasa-basa po ako ng mga libro. Pangarap ni Lovely na maging isang mamamahayag. Na-inspire po ako dun sa binabalita po nila lahat na marami pong natatagong lugar na mga nangangailangan po ng tulong. Baka po sakaling balang araw makatulong din po sa iba. Kasi po naranasan ko rin po yung naranasan nila. Naisip ko rin po yung maswerte nga po kami dahil nakakakain pa po kami. Paano yung iba? Di po sa bawat oras, lagi lang po yung masaya. Kasi po, dumarating din po yung tao na isang araw mapupunta ka sa problema, sa kagipitan. Hangad ni Lovely na makapagtapos ang pag-aaral upang matulungan ang pamilya. Gusto po, ako po mismo yung makabigay ng magandang buhay sa kanila. Ako po si Mariel Marca, 16 na taong gulang. Ibinahagi rin ni Mariel ang istorya ng kanyang buhay. Medyo mahirap lang po. Medyo na tumumal po yung
trabaho ng tatay ko kasi pa extra-extra lang ko. Kahit pa paano, nakakuha po siya ng trabaho pag baggage, ganun. Tapos kasya lang po siya pag sa pang-araw-araw po namin. Kapos rin sa buhay, kaya ang piniling sistema sa pag-aaral ni Mariel at iba pang pinsan ay ang blended learning system, kung saan ang kanilang paaralan ang siyang magbibigay sa kanila na mga kakailanganin sa pag-aaral. Nahirap kasi para sa amin, parang nahuhuli na kami kasi yung mama lang po namin, magulang lang po namin pupunta sa barangay, tapos kukunin yung mga module. Lunes, kukunin ang module. Biyernes, ibabalik naman. Pero kung papipiliin si Mariel, mas gusto niya na makabalik sa tradisyonal na pag-aaral. Lalo na't bukod sa walang gadget, wala rin namang magtuturo sa kanya. Kasi doon mas maintindihan namin yung pagpapaliwanag ng mga teachers sa amin. Kasi ngayon, mahirap kasi kami lang. Naksan, mas gusto ko po noon kasi kasama namin yung mga classmates namin. Makakamiss na. Na-miss mo sila? Nakakausap mo pa ba sila? Hindi. Hindi na. Yung mga teachers. Hindi na rin. Ba't parang naiyak ka? Na-miss mo sila? Medyo. Pangarap ni Mariel na maging isang businesswoman upang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Para sa sarili ko po, gusto ko mag-business manager na po ako. Gusto ko magpatayo ng sarili kong kumpanya para papaganda po yung buhay ng pamilya ko, pati po ako. Tapos tutulong po ako sa iba para hindi nila maranasan yung naranasan ko. Bagaman mas nais pa rin ang tradisyonal na pag-aaral, walang ibang magagawa kundi ang sumunod sa dapat na gawin. Dahil sa determinasyong makapag-aral, umisip ng paraan sila Jefferson, Lovely, Mariel at iba pang limang pinsan upang tulungan ang mga sarili. Sila ay nagtayo ng isang maliit na kubo sa bukid upang magsilbing kubo aralan. Hinihiram rin nila ang cellphone ng nakatatandang pinsan upang magamit kung kailangan mag-research. Ilang kilometro lamang ang lalakarin mula sa kani-kanilang mga bahay upang makarating sa lugar kung saan naisipan na magpipinsa na magtayo ng kubo aralan. Mahirap po pag maulan kasi po madulas po yung daan. Pakyat. Medyo po bukid po yun pero di naman po bukid. Napakataas ng aani namin. Tsaka ang lapit-lapit lang po sa bahay namin. Sa baba lang po. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ito ang napiling lugar ng mga bata na gawing kubo aralan? Kasi doon po yung may signal tsaka kung sa environment po, tahimik tsaka mahangin. Doon po sa bukid, siyempre po sariwa po yung hangin. Tapos yung paraan ng pagpasok namin sa eskwela, di na po kami po makakapasok sa school. Napag-isipan po namin lahat na kami-kami na lang po mismo magtutulungan. Kasi po, pag di ko po alam yung meaning, tanungan ako kahit wala pong cellphone, gano'n. Noon pa man ay madalas na nilang puntahan ang bahagi ng bukid na ito.
kasi po dati, ano, pumupunta po talaga kami doon sa bundok. Kaso, ay nag-review po kami ngayon. Tapos, kaso lang, naisip po namin, baka ulanin kami, maabutan kami ng ulan. Tsaka, doon po namin naisip yung, ano, kubo-aralan. Tapos, bago po namin yun itayo, hiningi po namin yung suporta ng magulang namin. Sa kapitbahay namin, may pinuto na puno, si Nenzo. Tapos, yung tira-tirang mga piraso ng puno, hinakot po namin, kinuha po namin lahat, paakit po sa ano, sa bukid. Siyempre po mahirap kasi mabigat po yung dala-dala namin kahoy. Tapos, pero inipon po muna namin doon sa taas. Kami lang po mismo yung tutulang. Tsaka masaya po kaming gumawa nun. Mula sa pinagtagpi-tagping dahon ng anahaw at nyog, gamit ang straw na panali sa mga kahoy at lumang trapal na nagsisilbing bubong, ay nabuo ang munting kubo aralan ng magpipinsan. Ngayon po, dinagdagan po namin yung ano, pinatibay po namin yung kubo namin para hindi masyado siya matuluan pag umuulan. Tapos, gumawa rin po kami ng mga bench saka mga mesa po para pwede po namin upuan. Sa ngayon, pagtapos ng gawaing bahay, didiretso ang magpipinsan sa kubo aralan upang makapag-aral. Halinhinan sa paggamit ng iisang hiram na cellphone. Oo naman ako tabi. Ngirit? Malaking tulong anila ang nahihiram na cellphone mula sa kanilang ate. Dahil kung may hindi naintindihan, wala namang paraan upang makapagtanong sa guro. Kaya ito na lamang ang kanilang takbuhan upang makapagsaliksik ng aralin. Po, blended po kami dahil sa gadget po, pinaghiram lang po kami sa ate ko. Tsaka yung module po, kung wala po kaming maintindihan sa module, pwede po kami makapag-search kay ate sa cellphone na po ni ate. Kung gusto ko pong magpasalamat. Ah, ate, salamat. Salamat dahil di ka madamot sa cellphone mo. Isang malaking pagsubok ang ganitong kalagayan para sa mga magpipinsan. Hanggang sa ngayon ay nangangapapa sa bagong sistema ng pag-aaral. Kami may online class kami na abutan kami doon ng 9 to 5 kami. Tagal kasi mahina pa yung signal. Medyo mahirap po pero paghahanda naman. Nahihirapan po, pero kakayan. Ngunit para sa kanila, mas mabuti na ito kaysa tumigil sa pag-aaral. Nahihirapan po, pero higit sa lahat, hindi ko po naisip na itigil po ang pag-aaral. Kasi yun po talaga ang gusto ko makapagtapos, tapos matulungan po ang pamilya ko. Hindi po. Kasi mahirap po pero ayoko pong tumigil sa pag-aaral. Kasi alam ko yun lang yung way para maging maganda yung buhay namin. Hanggat may pag-asa po, gagawin ko po ang lahat. Tunay na nakabibilib ang determinasyon ng mga magpipinsang ito na makapagpatuloy ng pag-aaral sa gitna ng hirap na dinaranas. Malaking hadlang para sa kanila ang kahirapan. Ngunit buo ang mga loob na makakayanan ang mga pagsubok na kinakaharap. Simple lang po kasi as a student po, we have to pursue talaga our dreams. Tapos huwag tayong mawala ng pag-asa na malulutas po talaga itong pandemic na ito. At kapit lang po tayo at manalangin
sa Panginoon. Huwag po silang tumigil mangarap, tsaka ano, kung may problema po, palating may solusyon. Kasi hindi naman po magbibigay ang Diyos ng problema kung hindi na naman solusyonan. Huwag po silang susuko dahil kahit na anong mangyari, kahit na anong pagsubok man ang dumating sa ating buhay, may Diyos po natutulong sa atin. Pare-parehong mag-aaral, ngunit magkakaiba ng edad at baitang sa pag-aaral. Hindi ito hadlang upang magtulungan. Ang tanging hiling ay sana'y magkaroon sila ng gadget upang makasunod sa iba pang mga dapat aralin. Yun talaga po. Tsaka yung mga gamit sa school. Sana po matapos na rin po itong pandemic na ito, tapos bumalik na po sa dati yung pamumuhay ng mga tao. Kasi masaya po, tsaka sama-sama po kaming lahat. Sama-sama, tulong-tulong, iisang layunin. Ito ang nagbubuklod sa magpipinsan upang malampasan at matapos ang taong ito sa pag-aaral. Ilan lamang sila Jefferson, Lovely at Mariel at lima pang ibang mga pinsan sa mga kabataang nahihirapang makapag-aral dahil sa nararanasang pandemya. Marami pa rin ang patuloy na nakikibaka at nag-iisip ng paraan upang maitaguyod ang mga sarili sa pag-aaral. Ako si Angela Lagunsad at ito ang istorya. Ako si Angela E. Oler. Future po si Kenneth R. Pabilanin. Ito ko po maging po. Ako si Jenny P. Respect. Ako po si C.B. Mendoza. Pangarap ko po muna. Ako po si Jefferson F. Estelier. A future teacher. Ako si Lovely Mendoza, future journalist. Ako po si Mariel Marca, future business manager.